John. 3 minutes, 3 minutes before the live drills, tag your friends, mention your friends. Kakaloka naman. Ayun, kakaloka daw. Naka-all access, makakakita na ba sa final coaching? Yes. Automatic na yan, mga baby. Okay na, so let's start. Let me present my screen. Ayan. Professional education tayo ngayon. Huwag kayong mag-alala, no? Pag nanuot kayo sa akin, mumultuhin ko kayo during the board examination. Ito lang condition ko. Kapag nasagot mo lahat ng mga padrills ko, that will see to it na 90 yung Borf Ed at Janet mo. Balikan mo ako pag hindi nangyari yan. That if na master mo ang lahat ng drills ko, ha, I'm giving you the premise. Kapag nasabayan mo lahat ng drills, na master mo lahat ng drills ko, nako. I'm giving you the guarantee. Lahat po ng nasa utak ko, tinuturo ko po. So, walong season ko na itong inaral, di ba, mga baby? So, ayos na yan. Okay na yan. Huwag ka na mag-alala, no? 75 lang yung hangad mo, di ba? So, bibigyan kitang ng 90 kapag isa puso, isa ulo, at buong ikaw talaga itong nanunood sa akin. Kaya, hindi ka nagtatamad-tamay. Okay? Ayan, may mga LPT na pumarito. Ay, thank you so much po. Hindi kayo nang iwan. O, paki-share naman ng live. O, eto. Final coaching ni Sir, dami lumabas. Halos lahat yata. Kaya dyan. Wag mo na sabihin, Ma'am Mary Luz. Baka sabihin nila, ah, maraming lumabas sa final coaching ni Sir Melvin. Ilang items lang yung nilabas niya. 10,000 items po ang aking final coaching. Oh, lalaban kayo? Sa dami ba naman yan? 150 items lang yung exam ninyo? Depende na yan sa makaalala. Depende na yan sa seryoso. Kaya, ang final coaching ko, 1 week before the board exam. Para yung 1 week na yon masterin mo ang final coaching. Dahil, i-re-record ko po ang sarili ko. Hindi ko po yan responsibility na i-record ang sarili ko para mapanood mo ulit, pero gagawin ko yan for you. Dahil alam ko may mga may trabaho, alam ko may mga kanya-kanya kayong responsibility na inaatupag araw-araw, at dapat ang review hindi siya nakakabagabag sa inyo pong kabisihan sa buhay. Of course, dapat may oras ka doon. Pero kung kailangan kumain, magtrabaho, aba, hindi po pwedeng unahin ang review. Baka magutom ang pamilya, di ba? So, i-re-record ko ang sarili ko para ma-review mo. That will be private para po yan sa mga nag-join. Okay? Let's start, professional. Pero etong lahat talaga ng aking mga nakapublic na videos, tutulungan ka nito, I swear. Ipapasa ka nito, I swear. Lahat ng mga videos na nasa YouTube, pag napanood mo na yon, ang akin kasing final coaching, lahat ng na-discuss ko from the start until sa kahuli-hulihan na live ko, isa-sum up ko sila lahat. Yun lang po yung mangyayari. So yung mga naka-public ko na na-video, huwag ka nang mag-atubiling panoorin yon. Itodo mo ang iyong oras doon. Yes, teachers. Okay? Let's go! Professional Education 2024 Drills, mag-ingat po sa mga manloko na mga nag-a-upload ang aking mga videos. Yan. So, ingat po kayo. Ito lang po yung legit ko ng mga account sa Facebook, Melvin Osabel Boracho. At sa YouTube naman, Sir Melvin Boracho Corner. Wala pong Sir Melvin Boracho Corner dyan sa Facebook. Walang Sir Melvin Boracho Corner dyan sa Facebook. First item, ayan. Alasa na yun. Naglalag na naman si PLDT. First item tayo para makarami. Eh.
With the Republic Act 9155, to which body were all the functions, programs, and activities of the Department of Education related to sports competition transferred? Saan daw inilipat yung sports natin, mga palarong pambansa natin? So that is transferred to the Philippine Sports Commission. Okay, so again, the Philippine Sports Commission. Listen, pag sinasabing 9155, that's the DepEd law. Ibig sabihin, DepEd law, nawala na yung culture and sports. Saan ibinigay si culture? NCCA. Saan naman ibinigay si sports? Sa PSC. Okay? So, ano ibig sabihin ng NCCA? National Commission for Culture and the Arts. Anong ginagawa niya? Nag-nurture siya ng culture. Yun lang po yung tandaan natin. Okay? Letter B, number 2. Parenting style influences children's development. Read the following parents' remarks. Parent C tells her child, you should do it my way or else there's no discussion. Parent D, tell her husband it's 10 p.m. Do you know where your child is? Parent E tells her child, you know, you should have not done that. Let's talk. Parent F tells her child, you may do what you want. We will always be there for you no matter what you do. Okay, so let's talk about Diana Bomrig's parenting styles. And parent F, let's start with parent F. Pag sinasabi natin, sinabi mo lang na, anak, kahit magpatiwakal ka dyan, susuportahan ka namin. That's permissive. Again, ano yan? Permissive. Pag sinasabi naman natin, anak, bahala ka sa buhay mo. That's neglectful. Ang permissive, puro love. Anak, mahal na mahal ka namin. Sapakin mo man yung kapitbahay mo kahit walang sala yan. Mahal ka namin eh. Yan. So, susuportahan ka namin. Permissive, di ba? Pero pag naman po, neglectful, walang pakialam, pinabayaan ka lang dyan, walang pagmamahal. Walang control, walang pagmamahal. Si parent E naman po, ano yun? Tells her child, you know? Okay, yun yun. You should have not done that. Let's talk. That's authoritative. Okay, authoritative. So, ang bata dito relates well with others. Okay? Ang bata dito active. Ang bata dito palakaibigan. Okay? So, that's authoritative. Ang letter, ang parent D tells her husband, it's 10 p.m. Do you know where your child is? Hindi nyo alam. Alas G's na. Oh, neglectful masyado to. Neglectful. Letter parent D, neglectful. Si parent C, you should do it my way. That's coercive. That's authoritarian. Okay? Sundin mo ko. Kapag hindi, mapapalo kita. Walang paliwanag. Di ba? So, i-drill natin. Again, sinong proponent ng ating parenting styles? That's Diana Bomrich. Pag sinasabi natin, ang bata friendly, authoritative. Pag sinasabi naman natin, ang bata takot, authoritarian. Pag sinasabi natin, ang bata napapariwara, walang pakialam ang magulang, neglectful. Ang bata nagiging abusado dahil mahal na mahal, permissive. Again, what are those four? Neglectful, permissive, authoritative, and authoritarian. Sinong stricto? Authoritarian. Sino naman ang may consensus, pagmamahal, at may control? Authoritative. Ang ideal parenting ay authoritative. Okay? Authoritative ang ideal parenting. Sino ang proponent? Diana Bomrig. Letter daddy. Okay? Okay pa ba ang ating mga daddy? Next. Blurred? Hindi po yan blurred. I think mahina po yung connection nyo. May three dots dyan sa ibabaw. You can click the three dots and then it will appear advanced resolution. Kindly select 720 megapixels. Number three. Two identical beakers, A and B, are presented to the child. Teacher Sonny pours the liquid from B to C, which is taller and thinner than A and B, but has equal capacity with B. Oh, parehas lang daw yung content kahit medyo mahaba si C. Ah,
The teacher asked if the beakers A and C have the same amount of liquid. The child says no and points to C as beaker that has more liquid. In which cognitive development does the child belong? Sensory, concrete, pre-operational, formal operational. What's the correct order? What's the correct order, teachers? Sensory, pre-operational, concrete, and formal. Okay? So, pag sinasabi natin 1 to 2, sensory. Pag 3 to 6, pre-operational. Pag 7-11, concrete operational. Pag formal, ano nga yung formal? 12 and up. Okay? So, pag-usapan natin, sensory, so, object permanence. Again, sensory, object permanence. Pag sinasabi natin pre-operational, marami dyan, no? Yung animism, yung centration, yung deseriation, di ba? Yung egocentrism, o dyan nagangyari yun, di ba? So, anong meron dito? Tinatanong mo daw yung bata kung parehas ba ng content si A and si C. Ang sagot niya, no. Ang sinabi dyan, parehas lang dapat sila ng content. Pero dahil tingin ng bata, mas mahaba yung C, aba, sabi niya, mas marami ang content niyan, kahit payat naman. So, siya ay nasa anong stage? Pre-operational. Paano kung sinabi niyang, yes, parehas lang sila? Pag sinabi ng bata, teacher, listen. Pag sinabi ng bata, yes, parehas lang sila, yan ay magiging concrete operational. Bakit? May conservation na. Okay? Again, may conservation na. Pero dahil hindi niya na-differentiate, sabi niya, mas mahaba yun, so mas marami ang laman nun. Centration ang nangyayari doon. Isang aspeto lang. Hindi niya nakita na yun ay payat pala. Di ba? That is pre-operational. Pag formal operational, abstract ideas. Okay? Abstract ideas. Pag sinasabi naman natin concrete operational, that's seriation, that's conservation. Okay? That's reversibility. Okay? Pero kapag irreversibility, that is under pre-operational animism, pre-operational. Mr. Moon, Mr. Sun, pre-operational. Sino proponent? Jean Piaget. Sino yan? Jean Piaget. Very good. Number 4. Tama pa ba ang tatlong tanong mo? Aba, may sinabi dito, ah, si pala. Sinagamali ka. Yeah, next item. To determine her student's level of moral development, teacher Evangeline presents to her class a morally ambiguous situation and asks them what they would do in such a situation. On whose theory is teacher Evangeline's technique based? A. Brunner, B. Kuhlberg, C. Freud, D. Piaget. Sir, may gumawa ka na lang ng review center. Ay, huwag niyo po akong inaan. Registered po ako sa BIR tsaka sa DTI. Ayan. Kompleto po ang papilis ko sa vlogging services ko. So, maybe, no? I will register this as tutorial services para ma-okay na talaga ito. As in, focus na. Actually, covered naman siya sa vlogging services ko. Pero sana pala ay ginawa ko na lang direct ang tutorial services. Pero ganun pa rin eh. No? Gagawa pa rin ako ng free lectures kasi ang pagsisimula po ng Sir Melvin Boracho Corner ay para lang talaga sa mga walang pang review center. Kayong mga may review center, you don't need me. They can make you pass. Okay? They can help you pass. But those who are not having review centers dahil salat sa buhay, maaasahan niyo po ako. Okay? And I mean, well, saying that, hindi po pwedeng ang pumasa ay yun lang may pera. Dapat lahat, di ba? So, yun. Kaya may mga tax tayong bayarin. Ang sagot niya dito, to determine her students' level of moral development, kanino daw tiyo? Alam niyo, yung mga katanungan sa board exam, napakahaba. Eh, yung choices niya, pumapit ng kulang naman sa isang tao. Moral development, that's Kuhlberg. Okay, anong ginawa ni Brunner? Jerome Brunner, the three-tiered learning, di ba? Pag sinasabi naman natin,
Again, Brunner, the iconic, the symbolic, and the inactive. Pag move, inactive. Pag pictures, iconic, di ba? Pag naman po, symbolic, that's language, okay? So, then, Freud, psychoanalysis, di ba? The OA palagi, no? Oral, anal, phallic, latency, and genitals, no? Busy ang bata, that's latency. Pag PJ, that's cognitive development theory. Oh, sino pumapatungkol to? Sa kay Kuhlberg. Oh, ilang stages kay Kuhlberg? Tatlo, 'di ba? Ilang substages? Anim, okay? So, ang tinatanong lang lagi sa board exam, pag may bata mag-aaral mo siya, nakakita siya ng wallet, isa sa uli niya sa iyo, that's conventional, law and order, okay? Pero pag taxi driver na po yun, so medyo matanda na yun, that is now post-conventional. Depende pa rin sa sitwasyon. Pag punishment, obedience, that's pre-conventional. Pag naman po common good, that's post-conventional. Okay, the last stage is universal ethical principle. Hindi ko na isusulat ha dahil alam ko na aral mo na to. Pabilisan na lamang po ng utak to kapag nagtatanong ako, okay? Yan. Tag your friends. Mention your friends. Share the live. Let's help those self-reviews na naghihirap din po sa pang-review center at wala silang makuhang reliable source sa pagre-review nila. At least matulungan natin sila. Freud naman, okay na yan. Kay Piaget, na-discuss na natin yan kanina. So, we have there Kuhlberg. Letter B. Okay? Letter B. Kuhlberg. According to RA 9155, which among the following is considered the heart of the formal educational system? Again, according to Republic Act 9155, which is otherwise known as the DepEd Law, which among the following is considered as the heart of the formal educational system? So you have there the pupil, the teacher, the classroom, or the school. So it says there, it's the school, okay? The center of the curriculum, it's the learner. The implementer of the curriculum, it's the teacher, okay? And it's where the teaching and learning happens inside the school, it's the classroom. Ulitin natin. Pag sinasabi nating center of the curriculum, learner. Pag sinasabi nating heart of the formal educational system, school. Pag sinasabi nating implementer of the curriculum, teacher. Pag sinasabi nating saan nangyayari ang teaching and learning sa school, classroom. Malinaw yan? Yes, very good. Sumagot ka, teacher. O, ba't di ka sumasagot? Ah, ikaw ah. Next item. You arrange the rows of blocks in such a way that row of 5 blocks is longer than a row of 7 blocks. If you ask which row has more, grade 1 pupils will say that it is the row that makes the longer line. Based on Piaget's cognitive development, what is being illustrated? A, assimilation, B, accommodation, C, conservation, D, egocentrism. Ah, tingnan natin. Ang clue words natin, actually, this requires comprehension. Huh? Inarrange mo daw yung rows of blocks in such a way that row of 5 blocks is longer than the row of 7 blocks. If you ask which row has more, grade 1 pupils will say that it is the row that makes the longer. So that is conservation problem ang ating na-address. Diba? Bakit? Kasi kahit daw 5 blocks lang yung isa, eh mas mahaba siya. So that is, na-identify pa ng bata na mahaba siya kahit 5 lang sila, that pertains to conservation problem. Sang stage to. Sang stage. Pakisabi po, sang stage? Very good. That's in the concrete operational stage. Okay? What is assimilation, sir? What is assimilation? That is the entry of new knowledge. Okay? Dahan-dahang pagsakop sa history. Pag sinasabi naman po na friendly na pagsakop. Okay? Egocentrism naman po, that pertains to best example dito ay kapag isinilang na yung panganay mo, may picture kayo ng jowa mo, sasabihin niya, bakit wala ako dyan sa picture? Oh, hindi ka pa isinilang anak, iiyak siya.
So that's egocentrism. Isa naman doon is, pag nag-order ka sa restaurant, sinabi ng waiter, baby, ano yung order mo? Sasabihin naman niya sa waiter, parehas kahapon. That's still egocentrism. Okay? Kala niya, siya lang yung tao sa mundo, no? Accommodation naman po, that's the adjustment that you will do upon learning about a certain concept, okay, or knowledge. Ang schema natin is yung shelf, yung structure natin sa utak natin, okay? So, we have there conservation problem. Ayan, so naisulat mo ba yun? Mahalagang mahalaga yun. Next. According to Republic Act 1955, a school head has two roles, namely administrative manager and blank. A, health officer. B, instructional leader. C, facilitator. D, guidance counselor. So, dapat a leader siya ng instruction. Okay? The teacher is the facilitator, but the instructional leader is the school head. Okay? School head. So, that is letter baby. Okay? Baboy. Baboy. Next, number 8. After reading and paraphrasing Robert Frost's Stopping by Woods in a Snowy Evening, teacher Marco asked the class to share any insights derived from the poem. In which domain in Bloom's taxonomy of objectives is the term paraphrase? A. Analysis. B. Application. C. Comprehension. B. Synthesis. Sige, what is the correct order for Bloom's taxonomy? We have there the start of knowledge. Second is the comprehension. Third is the application. Fourth is the analysis. Fifth is the synthesis. And last is the evaluation. Sinasabi natin foundation of all learning. Sagot! Knowledge. Pag sinasabi naman natin understanding, insights, comprehension. Pag sinasabi natin transfer of learning, application. Pag sinasabi naman natin breaking down of ideas, specific, that's analysis. Okay, again, specific ideas, analysis. Ang analytical learner ba mahilig sa memorization? Yes. Ang analytical learner ba mahilig sa individual learning? Yes. Focus ba siya sa details? Yes. Focus ba siya sa general concept? No. Okay? Abstraction naman yun kapag general. Okay? Let's go to synthesis. That's synthesis, building up of ideas based on the presented facts or ideas data. Okay? That's synthesizing. Evaluating, judging, o judger ka ba? Judgmental ka ba? Diba? So, anong pinapatungkol dyan? Giving insights. What did I say? Comprehension. Very good. Nakakatama ka ba, teacher? Ay, letter C pala yun. Bakit hindi analysis, sir? Analysis po is the breaking down of ideas. Okay? So, insights lang naman. Insights lang naman yung hiningi. So, that's when you understand. Comprehension. Letter C. Very good. Next item. Which characterizes a constructivist teaching learning process? What do you remember about constructivism? If you are constructivist, what will you do before discussing? You make or you do a review, di ba? Mahalaga ang review. Bakit? Kailangan mo kasing ma-connect yung nakaraan dito sa present. So we have there conceptual what? Ah, iba yung sagot nyo. Bakit letter B yung sagot nyo sa number 9? Aha, huli kayo. Yun na sila. Number 9, bakit letter multiple perspective? Dahil maganda yung multiple. Hindi po lahat ng maganda. Magandang isagot, no? Ang iba, oh, gaganda-gandahan lang yan. Pero hindi para sa'yo yan. Hindi yun yung tama para sa'yo. That's letter A, no? Conceptual interrelatedness. Bakit? Constructivist sees to it that there is continuity of the lesson. Constructivist sees to it that when you build knowledge, that must be based in the prior knowledge. Everybody say prior knowledge. Prior knowledge. Very good. Authentic assessment, that's real. Yeah. No? Next item. O pang-sampo. Next. And what theory is the sequencing of instruction anchored? O sequencing daw. Anong una? Present the objectives. Pangalawa, of gaining the attention. Pangalawa, inform the objectives. Pangatlo, recall prior knowledge. Ano yung pang-apat? Again, while doing teaching, ha? Present the materials, di ba? Next,
provide activities, elicit the performance, provide assessment tools or feedbacking. Next is the enhancement of the learning. So we have there JRP Pepa E. Robert Kangne. Okay? So, okay ba yun? Ayan. That's Gangne's hierarchical theory. Okay? Yun yung sinabi ko kanina ha. Ayun na una, gaining, gaining the attention. Okay? Ang nauna kay Gangne, gaining the attention. Ayun pangalawa, inform the objectives. Okay? So, we have there Gangne's hierarchical theory. Ano ba, sino ba si B.F. Skinner? Siya po ang may pakana ng instrumental conditioning. Okay? At ang offshoot ng kanya pong theory ay ang computer-assisted instruction. Sino? Okay, teachers. Si Bandura naman po ang SLT at ang modeling. How to perfectly model. ARMM. A for attention. R, retention. M, motor reproduction. M, motivation. Thorndike's law of effect. Ano yung nauna? Readiness. Yung pangalawa? Drills, exercise. Pangatlo? Effect. Okay? Now, tanong. Ang tanong na to, pang top-notcher to. Okay? Ay, hindi naman pang top-notcher kasi knowledge-based lang. Pero, kalimitan, hindi nakakaalam dito. Ano? Sino? Sa mga behaviorist theorist natin ang gumamit ng pigeons. Tingnan natin ang comment section. Again, sino sa ating mga behaviorist theorist? Bakit galit tong si... Hi, Jusil Arias. Do not waste your time here. No, kapag nagagalit ka, I do not know bakit ka nagalit. Baka na-click niya lang siguro. I'm just here. Ayan. Sige, teachers. Sino ang gumamit ng pigeon? Ginamit yan during World War II, no? Eh, day yang yan. Pag-drop down ng BOMB, no? The Project Pigeon. That's Skinner. Alo, ang galing ng taong bayan. Nasabi ko na kasi. Sa previous slides, yun. Skinner, operant conditioning. Okay? So, i-drill lang natin, no? Ang lahat ng mga nagawa nila randomly. Ayan. Okay? Sige, random nating i-drill lahat ng mga nagawa ng ating behaviorist theories. So, brace yourselves. Let's go. Skinner, ayan. Nakakatama naman sila. Ayan. Sige, let's drill. Pag sinasabi nating law of effect, Thorndike. Pag sinasabi nating SLT, Bandura. Pag sinasabi nating father of behaviorism, Watson. Father of utilitarianism, Bentham. Father of neo-behaviorism, Tolman. Okay, again, father of neo-behaviorism, Tolman. The nine events of instruction, Gangne. Okay, again, the nine events of instruction, Gangne. Moral reasoning, that is Kuhlberg. Okay, what about for cognitive development theory? That's Jean Piaget. Eto. Attachment theory. That's Bowlby. Okay, Bowlby. B-O-W-B. B-O-W-L-B-Y. Bowlby. Okay, again, attachment. Bowlby. What about for ecological theory? That's Bruffenbrenner. Okay, ano yung tatandaan natin sa kanya? Pinakamalapit sa bata, yun yung micro niya. Okay? Malinaw yun? Yes. Pag sinasabi naman natin, ano ang ginamit ni Bandura? That's Bobudal. Sino naman ang gumamit ng Little Albert? Watson. Sino naman ang gumamit ng rats? Skinner. Sino naman ang gumamit ng aso? Si Pablo. Okay? Again, ang pigeon kay Skinner. Yun. Okay ba? Sa response naman tayo. Ano ang response kay Pavlov? Automatic. Ano ang response kay Skinner? Rewards and punishment. Ano naman sa ating behaviorist? Pag environment? Behaviorist, that's Watson. Okay? Environment, dependent on environment, that's behaviorism Watson. Ayan. Pag sinasabi natin neo-behaviorism, tandaan nyo po si Tolman ha. Huwag nyo kalimutan. Ayan. Pag, eto.
insight learning. That's cooler, okay? Cooler. Pag sinasabi naman nating information processing theory, that's Shiffrin and Atkinson, okay? Information processing theory, that's Shiffrin and Atkinson. Yeah. Okay na ba tayo? Yan na sila. What about for psychosocial theory? That's Erik Erikson. Okay, Erik Erikson. How many stages? 8 stages. Okay, 8 stages. Yeah. If you have some question, you can just comment it now so I can read and answer. Yeah. Next item tayo, number 11. 10 over 10 pa ako, sir. Very good. Ayan, sa mga nakakasagot pa, wala pang mali, sana all. Oh, ibig sabihin, handa ka na sa board exam, di ba? Dahil ang lapit-lapit na. Planchado na lang na, i-plancha na lang natin lahat ng nalaman mo para organized na yan. Okay? Next item. Number 11. A common complaint of teachers about pupils is this. You give them assignment, the following day, they come up without any. You teach them this today, ask them about it tomorrow, they don't know. It is as if there is nothing that you taught them at all. Based on the theory of information processing, kanina to cooler. What must teachers do to counteract pupils forgetting? A. Punish. B. Work for meaningful learning. 3. Reward every child. Punish? Are you going to punish them for every incorrect answer? Nako, magiging terror na teacher ka dyan. That's only 2 and 3, okay? Always think of a positive discipline. Again, teachers, always think of a positive discipline. Kasi kapag nagiging masyadong coercive ang environment, ang bata dyan, anong nangyayari? Matatakot, hindi na pupunta sa paaralan. Baka manganib pa yung lisensya mo, di ba? That's 2 and 3. Letters say, next item. When small children calls all animals, clue word there is all animals. What process is illustrated? All, that's... Ay, wala dyan, no? Pag sinasabi natin all animals, that supposedly be general stimulus generalization. Pero dahil wala dyan, we will answer assimilation, okay? Assimilation kasi una niyang natutunan niya, no? Baka yan yung unang ideya niya tungkol sa animals. Do. So that's assimilation. Dahil walang stimulus generalization. Walang generalization. So we have to answer the question. Kung anong meron, dyan ka mamili. So that's more of, dahil kay Piaget naman yon, hindi naman kay Pavlov, di ba? Mm-hmm. O, diba? Sinabi, generalization yan, sir. Meron bang generalization si Pablo, si Piaget? Diba wala? Ang meron lang kay Piaget ay yung assimilation, accommodation schema. Kayo talaga, mamili kayo kung anong binigay sa'yo na option. Huwag mong kontrahin kung ano yung binigay sa'yo ng board soon, okay? Kung anong nasa tanong, dun ka humanap ng sagot. Huwag mong sabihin na, wala dito ang sagot, hindi ko ito sasagutan. Teachers, answer all questions, whether or not, alam mo hindi, okay? That's assimilation. Letter A. Ayan, next item. Based on Bandura's theory, which conditions must be present for a student to learn from a model? Ayan. Ano ang apat? ARMM, sinabi ko ito kanina, di ba? Let's... enumerate, attention, retention, motor reproduction, and motivation. That's 1, 2, 3, and 4. Next item. According to Tolman's theory, o ano yun? Neo-behaviorism. Ang ibang tawag sa neo-behaviorism ay purposive behaviorism. Learning is goal-directed kuno. What is the implication of this one? The teaching. A. Evaluate lessons based on your objectives. B. Set as many objectives as you can. C. Stick to your objectives no matter what happens. D. Make the objectives of your lesson clear and specific. Sige nga. Anong hinahanap dyan? Ang purposive behaviorism
according to Tolman. Okay? So, let's see kung naiintindihan nyo ba ang neo-behaviorism. This will check if naiintindihan nyo ba ang neo-behaviorism. You put item 14, then sagot mo. Lagyan mo ng 14 and then sagot. Sige, I will read letter C, letter D. May sumagot din ng letter A. Walang sumagot ng letter B. Okay. Sige. So, rationalize natin. Gusto ko sana magsulat. Pero kapag nagsusulat kasi ako, hindi ko na makita yung comments. No? So, wag na lang, di ba? At kapag hindi ko naman siya i-slideshow, mag-a-appear din yung answer key. So, sasabihin ko na lang. Okay? So, again, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Ganun. Okay? Let's go. Ang mga sumagot ng letter B, sampalin mo ang sarili mo. No? Huwag yung katabi mo dahil ikaw na po ang pinaka hindi nag-iisip dyan sa sagot na yan. Bakit? Set as many objectives as you can. So, walang sumagot ng B. Ibig sabihin, walang babagsak dito. Now, tingnan natin. Ang susunod, ang makakakuha ng 75. Ang sumagot ng letter C, pwede na, 75 ka na sa let. Stick to your objectives no matter what happens. That's very prejudice of a teacher, no? No matter what happens, teacher, dapat progressivist tayo, di ba? So kung may nakikita kang mas mahalaga, forget about the objectives that you have set. Okay? Dahil progressivist tayo. No? Next, do not memorize, understand the question. Okay? So we have letter A or letter D. Yung mga sumagot ng C, sige, sampalin ang katabi. Nagkamali ako. Pak! Ganun. A, evaluate lessons based on your objectives. D, make objectives of your lesson clear and specific. Ang letter D ba mali? Hindi. Dapat ba specific ang ating objectives? Yes. Dapat bang clear ang ating objectives? Yes. Tanong, yun ba ang tinatanong? Hindi. Eh, mas letter D yung sagot mo. O, dali, raise your hands. Mga sumagot ng letter D. Pak, agay, no? It's not letter D. Why? Hindi siya yung nag-suffice dyan sa purposive behaviorism. Bakit? Purpose. Ibig sabihin, may purpose ka. Bakit meron kang evaluation? Para sagutin niya ang objective na meron ka. Kung makikitang nasagot ang objective, maganda ang pagtuturo mo. That's what makes it purposive. Okay? Again, what makes a thing purposive is when you are able to meet your objectives. Therefore, you have to have evaluation. Evaluate based on your objectives. That's the point of purposive behaviorism. Huwag kalimutan, saksak sa utak, sa puso, at sa baga ang ating purposive behaviorism by Tolman. Okay? That's letter A. Evaluate the lessons based on your objectives. Ayan. What are the parts of the objective? Bilis. A, B, C, D, A4. Audience, B4. Behavioral, C4. Condition, D4. Degree of acceptable performance. Pag sinasabi kong true varied activities, that's condition. Pag sinasabi kong 75%, that's degree of acceptable performance. Pag sinasabi kong learner, audience. Pag sinasabi kong namang cognitive, affective, psychomotor, that's behavioral objectives. Pag sinasabi kong identify, that's cognitive. Pag sinasabi ko namang show appreciation, that's affective. Pag sinasabi ko namang perform, that is psychomotor. Very good. Agui. Ah, perfect pa ba? Kaya pa ba? Ama, naka-perfect dyan. Palakpakan mo naman ang sarili mo. Hindi ka pa rin nalikwak. 14 over 14 pa rin. Yan. I'm counting on you. Trust your mental processes, ha? Dahil ang dami nyo na pong naaral. Huwag kang mag-stick lang sa mga nabasa mo. Dapat yung mga nabasa mo has led the way, has paved you the way on how to understand questions na wala ka talagang alam. Okay? Again, I hope inyo na pong nahasa ang sarili nyo. Next.
Which is the ideal stage of moral development according to Kuhlberg? A. Social contract, universal ethical principle, the law and order, latterly good boy or good girl. Again, the most ideal stage. Di ba? May mga pinaka mataas tayo na stages. Pag Max Scheler's values of the holy. Pag Abraham Maslow, ano yung pinakamataas sa kanya? That is ego actualization or self-actualization. Di ba? Pag naman po si Piaget, pinakamataas sa kanya ay si formal operational. Kay Freud naman po, genitals. Okay? Kay Bale's cone of experience naman, that's of course, papabaliktad yan, pero yung pinakamahalaga dun is yung direct purposeful experiences or the real life. Okay, experiences. So, you're given social contract, universal ethical principles, law and order, or good boy and good girl. So, categorize natin. Ang good boy or good girl, saan siya kabilang? Kabilang siya sa pre-conventional. O, di ba? Tayo yan noon. Ay, no. Good boy and good girl, that is conventional. Sorry. Conventional. Ang pre-conventional po ay punishment and obedience. Okay? Punishment and obedience. So, we have law and order, that's still conventional. Letter C and letter D, conventional. Ang letter A and B, post-conventional. Pero sino ang pinakamataas? That is universal ethical principles. Very good. Next item. Christina's family had a family picture. Oh, eto na, sinabi ko kanina. May family picture daw, pero yung not yet born na bata, nung isinilang siya, umiyak siya dahil wala siya sa picture. That's egocentrism. Okay, that's letter baby, baboy. Hello mga bebe. Ayan, pumasa na ba? Next item. To help a student learn to the optimum, Vygotsky advises us to bridge the student's present skill level and the desired skill level by blank challenging, scaffolding, inspiring, motivating. This is through the CPD level. That's scaffolding. Ang kayang gawin ng bata na mag-isa siya, ZAP, Zone of Actual Development. ZAD, okay? Zone of Actual Development. Ang ating out-of-reach zone ay yun ang kahit tulungan mo ang bata, hindi pa rin siya makakarating doon. Pero ang ZPD natin, that's the area where you can have scaffolding para makuha ng bata kung ano yung gusto niyang matutugunan. Okay? Through the help of the MKO. Ano yung ibig sabihin ng MKO? More knowledgeable others. Ang talino mo na ngayon, ha? Di ba? Next. Based on Piaget's theory, what should a teacher provide in formal operational stage? Ayan. Sino pa ang gumagawa ng libre? Sir, siya pa ang hindi ma-appreciate. Normal kasi yan sa tao. Yeah. Normal yan sa tao, di ba? Na yung mga libre, para tingin nila, ah, libre lang yan. It does not have any value kasi libre eh. Pero yung pinagpundaran mo talaga ng pera mo, yun yung iba-value mo. And that's human nature. Pero eto mga nag-self-review, ma'am, hindi sila ganun. Kumapit sila sa free na ito kasi wala talaga sila. Walang-wala sila. So, let's give them the benefit of the doubt na sila po ay buong puso na yinakap po ang ating free drills na ginagawa for them. So, we have there, ano ba tinatanong dito? Based on Piaget's theory, what should a teacher provide in formal operational stage? Okay? Stimulating environment with ample objects to play with. Mm-hmm. Games and other physical activities to develop motor skills. C. Activities for hypothesis formulation. D. Learning activities that involves problems, classification, and ordering. Sige nga. Anong hinahanap? Formal operational. Ibig sabihin, nasa huling bahagi na siya
according to PIAJ. So, ano ang kanyang pinapatungkol dyan? Stimulating environment with ample of objects. That's sensory. Letter A is sensory. Okay? Letter B, games and other physical activities develop motor skills. That's pre-operational. Learning activities that involve problems, classification, and ordering. That's concrete operational. Letter C, that's formal operational. Tama ka pa rin, baby, ah. Ang galing-galing. Next. Do not cheat. Cheating does not pay. If you do, you cheat yourself. Says the voice, class voice, from within you. In the context of Freud's theory, which is or are at work, id, B, id and superego, C, ego, D, superego. Id, animalistic attitude, pleasure principle, kung ano yung magpapasaya sa akin, yun lang yung gagawin ko. Yan. Letter D, superego, konsensya. Okay? Siya yung magre-remind sa'yo na mali yan, huwag mong gawin yan. Si ego naman po, siya yung decision maker. Again, si ego, decision maker. So kung si id, animalistic, si superego, masyadong makadiyos, si ego po ang tao, ikaw. Ikaw po ang magde-decide. So, sino po ang pinapatungkulan dyan? Voiceless, that's superego. Letter D, okay? 19, that's letter D. Next. Oh, naka 20 items tayo. 1 hour pa lang. Naku, medyo mabagal tayo ngayon. Bilisan natin yung konti. Here are the comments of the school head, Carmen, regarding her observations sa mga teachers. The words identify, tell, and enumerate are overused. Many times, ikaw ba to, di ba? Pag gumagawa ka ng lesson plan, identify, identify. Noon, biktima din ako nito ah. Many times, they make use of non-behavioral terms. Often, their lesson objectives do not include value formation and inculcation. Walang effective at walang psychomotor. Mm-hmm. What can be inferred from the school head's comments regarding the teacher's objectives? A. Often, lesson objectives are in the low level. B. Very often, lesson objectives are in the cognitive level. C. Quite often, lesson objectives describe teacher's behavior. Often, lesson objectives are in psychomotor domain. So obviously, no, cognitive lahat, identify, tell, enumerate, those are under the cognitive domain. Okay? Ano ba kasi yung psychomotor? Perform, dramatize, di ba? Write, di ba? Formulate, those are psychomotor, no? Pag naman po affective, that is appreciate, give importance, no? Yun po yun. So, na-observe ni school head Carmen dyan, puro cognitive yung mga ginagawa nyo ah. That's letter B. Okay, letter B. Very good. Sino nakakuha ng 20 over 20? Ang galing mo ah. Yeah, next. Diba? The key SA. In making objective, you should think of the head, the hands, and the heart. Diba? The key SA, no? The thinking, the doing, and the feeling. Diba? Next. Sasi, a grade 1 pupil, is asked, why do you pray every day? Sasi answered, Mommy said so. Based on Kuhlberg's theory, in which moral development stage is Sasi? A. Pre-conventional, B. Conventional, C. In between conventional and post-conventional, D. In between pre- and post-conventional. Ayan. 21. Nagpipray daw si baby Sasi. No? Tapos, nung tinanong siya, sinabi lang niyang, dahil utos ng mami ko. So, ano daw ang kanyang reasoning? It's pre-conventional, di ba? Pre-conventional. Sundin mo ko, anak. If you don't pray, papaluin kita. So that's pre-conventional. Okay? Pag naman po nalaman niya na di naman pala ganun dapat, so that is post-conventional. No? Pero kapag na-realize niya na, okay, ayos din naman to, that's conventional. Okay?
So that's letter A, pre-conventional. Next item. Teacher Fat tells her students, you must be honest at all times, not only because you're afraid of the punishment, but more because you yourselves are convinced of the value of honesty. Oh, bakit suki si Kulberg sa let? A, honesty daw. A, that's conventional. B, between conventional and post. C, between pre and post. D, post-conventional. That's post-conventional. Honesty is the best policy. Common good. Okay? Common good. Next. Why is babyhood referred to as critical period in personality development? It's because, is it A, at this time, the baby exposed to many physical and psychological hazards? B, changes in personality pattern takes place? C, at this time, the foundations are laid upon which the adult personality structure will be built. D, the brain grows and develops in such accelerated rate during babyhood. Teachers, always remember, pag sinasabi natin growth, may number. Pag sinasabi naman natin development, description, qualitative, okay? So pag sinasabi natin you grow 5 pounds, growth, okay? Pero pag broadening of the hips, enlarging of the shoulders or broadening of the shoulders. So that's what you call development. Okay? Pag sinasabi natin maturation, that is internal ripening. Okay, internal ripening. Pag aging, that's our late adulthood na yan. No, aging. Next. Ang learning naman natin, change in behavior. Okay? Change in behavior. So, answer dito, foundations are laid upon. Next. It is good to give students creative learning tasks because A, development is affected by cultural changes. B, the development of individuals is unique. Letter C, development is the individual's choice. D, development is aided by stimulation. Again, it is good to give students creative learning tasks. Bakit? Dahil sa kultura? Hindi. Dahil sa development na ang bawat isa ay unique daw ang ating pag-undergo sa development? Hindi rin. Hindi rin yung tinatanong, di ba? Development is individual's choice? Hindi rin. That's ikaw lang ang magde-decide kung kailan ka magde-develop. Di naman ganun, di ba? Development vary, pero it is predictable, di ba? So, that's letter D. Development is aided by stimulation. Bakit? Creative learning task yung binigay mo. So, maybe, ikaw ay gagaling din dahil na-stimulate, na-aroused yung development, na-aroused yung sarili mo to develop. Okay? So, that is letter D. Next. According to Havighurst's developmental task, reaching and maintaining satisfactory performance in the occupational career is supposed to have been attained during blank. A, middle age and early adulthood. B, middle age. C, old age. D, early adulthood. Etong Havighurst's developmental task, ayan, letter D daw, number 25. Okay. So, etong kay Havighurst's, pinapakita niya doon kung ano yung kaya mong gawin at a specific age. Okay? Ang ating 0 to 5, dyan tayo nakakalakad, di ba? We use the toilet. We learn to talk. And, of course, we form relationships sa ibang tao. No? Again, 0 to 5, talk more on the physical, ano lang talaga yun, physical development. No? Pag 6 to 12, we call it middle childhood. 6 to 12, dyan tayo nakaka-develop ng independence. Okay? Dyan tayo naging busy sa school. Di ba? Dyan tayo natututo sa konsensya natin. 6 to 12. Diyan tayo natututo kung ano yung tama at mali talaga. Okay? Ang ating 13 to 17, that is the adolescence period. Diyan yung emotional independence, role making, di ba? Yung skills na kailangan nating matutunan para maging produktibo tayo sa ating
trabaho soon. And then social role natin, 'di ba? Ikaw na babae, yung maraming nag stereotype na basta babae sa bahay lang, basta lalaki siya yung magbanat ng buto. So totoo pa ba yan ngayon? 'Di ba? Hindi na, no? Kapag gusto ng asawa magtrabaho, magtrabaho siya, no? So again, adolescence, you choose your role, no? Kung anong gugustuhin mo. And then early adulthood, diyan mangyayari yung, of course, magiging intimate ka na, no? Maghahanap ka na ng partner. Okay? Tapos, nag-establish ka ng family mo, di ba? And then, aalagaan mo yung pamilya mo. Okay? And, tandaan nyo, ang 18 to 35 years old, we are still establishing a career. Anong hinahanap dito? Satisfactory performance in one's occupational career. So, ibig sabihin, medyo matagal-tagal ka na dyan. Okay? You maintain a certain level of performance. Magaling ka ba sa performance mo? Yes. Hindi ka talaga iiwan dyan, di ba? Di pala? Di ba sinabi ko? Nagsisimula ka pa lang dyan sa letter D, early adulthood. Ang sinabi dyan, maintain. That's letter B. That's letter B. Okay? Middle age. Ayan. So, ano ba sumunod sa middle age? Of course, ang age sa middle age ay 36 to 60. Okay? So, yung 60 and above, you call it maturity, period. Okay? Diyan tayo nag-a-adjust sa retirement. Ang ating health nag-deteriorate. Marami na tayong sakit. And then, we adjust to heartbreaks. Mawawalan tayo ng asawa. Oo, namamatayan. Okay. And then, yung civil obligations, medyo we tend to contribute dun sa society natin. Na-imagine niyo yung buhay, no? Memento mori. We must die. Diba? Share ko lang. The great educator Horace Mann, di ba? Kilala niyo siya, di ba? Yun yung laging guiding principle ko sa buhay na to. Na, yes, it is a very good reminder that we must die. But I want you to be ashamed of death. Be ashamed of dying. Not until you have won something for humanity. Kaya tayo teachers, di ba? Ikaw, you have the limitless opportunity to impact the next generation. What gives the beauty of life is knowing that we will die. Di ba? What gives the meaning of being alive is knowing that we will all die. So, upon living, mas maganda mabuhay, di ba? Pero wala ka naman sigurong reklamo nung hindi ka pa sinilang. At sigurado ako na kapag nawala na tayo sa mundo, you will lose your consciousness. I think wala ka rin naman sigurong reklamo. Di ba? Wala kang maalala, di ba? The neurons in your brain that you have made you appreciate being alive. Pero kung nawala na yan, you will go back to the state of non-existence. And that non-existence, I think you will not complain the slightest inconvenience of that. Dahil wala ka naman pong alam, wala ka naman pong nararamdaman siya. So like the message here is, yes, be ashamed to die. Kung wala ka pang napatunayan or wala ka pang naiambag sa kabutihan ng inyong kapwa. Yes. Memento mori. We must die. But before dying, at least you win something for humanity. Ang ganda na. And we teachers, we have the limitless opportunity
Okay? To impact, to make the future better than the world that we are in right now. Gawin nating mas maganda ang mundo para sa mga bata na darating pa. Okay? Make this a better place to live. How beautiful. So, yun. Dahil pag-usapan nun lang. So, dahil, of course, marami akong nasabi, i-drill natin yung mga developmental tasks ni Havig Hortz, no? Alam ko, nakalimutan nyo na yun kasi marami akong sinasabi, di ba? Let's go! Drill natin. Sagot nyo lang kung ano ang stage, okay? Pag sinasabi kong you learn to talk, that's infancy, okay? Pag sinasabi ko namang you learn about conscience, that's middle childhood. What about for you choose your life partner? That's early adulthood. Hindi adolescence, ano ka ba? Ikaw ah, na? Nung adolescence ka pa, dami mo ng jowa eh. Kaya tingin mo, yun yung nag-choose ako ng life partner. Hindi yon. According to Havig Hortz, dapat nagsisimula yan, 18 to 35 years old. Okay? So sabi niya, sa early adulthood, you choose your life partner. Pero kapag ikaw ay may satisfactory performance na sa iyong career, you are in the middle age. Okay? Middle age. You maintain a standard of living. Okay? Pag sinasabi naman nating heartbreaks, you lost your spouse, you are focused on the social and civil obligations. Kita niyo yung matatanda sa lugar niyo. Diba sila yung mga nasa BHW, sila yung mga nasa simbahan. Yes, because they don't want to be stagnant. They want to generate for the community. Okay? Doon din tayo patungo. Diba? So pag sinasabi naman natin, you are choosing your social role. Saan siya kabilang? Adolescence. Okay? Adolescence. So we have there. Those are the Havig Hortz developmental tasks. Balikan niyo lang to. Okay? Next. Ta-da! 26. Student Dina says, I have to go to school on time. This is what the rule says. In what level of moral development na naman? So we have the pre-conventional, post-conventional, conventional. Okay. Nawala sa private group. Tingnan ko lang. Nawala daw yung live natin, so I may verify po. Am I still, ano, visible sa end nyo? Nawala daw tayo, so tingnan lang natin. You are live. Okay. For a while. Sagot lang, oh. Sumagot ka lang dyan. Wait, madali lang to eh, so baka ma-board kayo. So I will now go to the next question. Ang sagot dito, that's what the rule says. That's what the rule says. That's conventional. Conventional. Letters say. Okay, letters say. Next. Okay. Go to the next question. Ano ba dito? Naka-live naman. Sabi nila wala. Naka-live ako. Pero? Huwag sa pa-freshman kayo wala. Sige lang. Okay rin eh. Naka-live ako sa page o sa YouTube. Okay, sige. No worries. Sige, okay pa ba tayo? Ako live naman po. Ayan, sige, punta lang tayo, no? Punta lang tayo sa page, no? Kung hindi tayo naririnig dun sa group. Ayan, do not worry. Sige lang, it's okay, no? Naka-live naman tayo. So, punta lang sa YouTube kapag na-upload na to. Rest assured that we will see to it na ang final coaching and final drills will be exclusively available para po sa private group, okay? I will see to it. I-run muna natin ang ating presentation at ang ating software na gamit para sigurado tayong dun lang talaga. Yan. Sige. So, let's go. Balik na tayo rito, no? Balik na tayo rito.
In planning for instruction, can a teacher begin with assessment? Yes or no? Yes or no? No, it may discourage and scare the students. Yes, determine the entry or knowledge of the skill. C, yes, to make the class pay attention. D, no, assessment is only at the end of the lesson. Sige, tingnan natin kung na-master nyo na ba itong mga ganito. Kung tingin nyo, okay, dapat masagot mo to, no? You should not answer letter A, okay? You should not answer letter A. So, is it letter D or B or C? Yes, it makes the class... Oh, you do not make use of assessment as punishment. Listen, teachers. Huwag kang magpa-test dahil ang mga bata hindi nakikinig. Yung teacher natin noon, yun yung habit, di ba? Sinasabi agad, you get 1/4 dahil ang ingay natin. Wrong, mali yan, okay? Mali yan, hindi po pwede yan. Lalo na pag i-record. Do not, okay? If the students are unruly, do not make test as punishment. That's unethical, okay? That's unethical. Pero ginagawa ng mga teacher natin yan, no? Pag ingay na ingay tayo, wala nakikinig sa discussion, sasabihin agad, get 1/4! Patay. Pero supposedly, hindi po pwede yan, no? So, we have there, B or D? B or D? Ay, si Edgar, ha? Ikaw, Edgar Lucero. Bakit letter D yung sagot mo? Diba meron tayong tatlong klase ng assessment? Assessment for, assessment of, assessment as, di ba? Pag assessment for, di ba? Before or during. Pwede ka pang magbigay. Yes, pad prefo, di ba? Pad prefo, placement, aptitude, diagnostic, pretest, and formative test. Yung mga sumagot ng letter D, kailangan yung sampalin yung sarili nyo. Di ko naisip yun. Di ba meron tayong assessment for learning? Whoa! Aray ko po. Ayan. That's letter B. Bakit hindi letter D? Dahil meron tayong for learning during instruction, before instruction, pwede ka magpa-test. Kung gusto mong alamin kung saan mahina o magaling ang bata, diagnostic. Kung gusto mong alamin kung magaling ang bata sa ito, aptitude. Kung gusto mong i-place ang bata sa row 1, row 2, row 3, which is not applicable now, placement. Okay? Placement test. Pre-test, that's predictive test validity. Di ba? Okay. Which one is in support of greater interaction? Which one is in support of greater interaction? Probing, repeating the question, not allowing a student to complete the response, not allowing the student, that's being abrupt, that's practicing the teacher's movement of thrust. Letter D, selecting the same student for the same respondents. Letter A? Are you sure? Okay, that's, sige. Pag sinasabi natin what promotes greater interaction, we have there the paraphrasing, we have there the probing, we have there the redirecting, we have there the prompting. Okay? Meron yan. Pag prompting, hindi ako tatanggap ng hindi ko alam. Okay? So kapag nagtatanong ako, dapat may sagot ka. Hindi ako tatanggap ng I do not know. That's prompting. Ang probing naman po, papasa ka because, papasa ako teacher because nag-aaral ako. Magtatap ka because, magtatap ako teacher dahil gusto ko nung mahihirap na katanungan. That is probing. Pag naman po redirecting, that's the time that you redirect the question dahil hindi mo alam yung sagot. Di ba? Ano? Ang 10-9-1-2. Sabi mo, ano yun? CPD law. Hindi ko alam yan. Sino ang may alam sa inyo dito? Redirecting. Pag paraphrasing, mas pinadali mo. Pero greater interaction ang kanila pong pinapatungkulan. So that's letter A. It's not letter B. Bakit? Repeating the question? That does not
ano, supports greater interaction. Probing supports greater interaction. Okay? Probing supports greater interaction. Ayan. So, teachers, who got 30 over 30? Oh, 30 over 30 ka pa ba rin? Ka pa rin ba? Ang galing mo. Sige, flash muna natin ang ating mga bagong members. Ayan, shout out sa inyo lahat. At sa ating mga super sticker senders at sa ating mga star senders sa Facebook. Thank you so much po. Alam nyo, umaabot na ng halos $100 ang aking Facebook earning. O, di ba? $100, that's almost 5K dito sa Facebook. Pero nako, ang ano naman, ang bagal ng action ng Facebook dun sa ating mga reklamo, no? Dun sa mga nag-upload, no, ng video natin. Lagi lang silang nagsasabing malapit na, pero wala pa rin. Thank you, Ma'am Willie Mae J. Yeto, sa iyong 24 na super stickers. Mabuhay ka, Ma'am Willie Mae Yeto, LPT, of course. Thank you so much po. Ma'am Lenny, ayan. Hi! Welcome natin mga bagong members. Ang dami nila, oh. Ayan. Ayan. Again, pag nagpapa-member dyan sa YouTube, you click the final access. Okay? Final access. Para naman po sa mga gusto nyo ng direct, hindi na kayo mag-hassle pa na ano, yung mga procedure dyan sa Google, kung ano man yung in-undergo ng mga nagpa-member na ang sisipag nila. Pero kung ayaw nyo, direkta na lang po, just message my Facebook page, Melvin Usabel Boracho. Ito lamang yung legit na page ni Sir Melvin, okay? At para naman po sa walang-wala talaga, huwag yung pilitin. All the videos that you can find on my Facebook, on my YouTube channel, those videos will definitely see to it na papasa ka. Basta sabayan mo lang ang drills. Pero yung final coaching natin, magbibigay kasi yun ng confidence na alam ko na. Okay? Ang mga dapat alam ko. Di ba? Alam ko na kung ano yung mga inaral ng mga tao dun sa mga review center na nagre-review sila. Okay? Again, teachers, inaral ko po lahat tungkol sa board examination mula season 1 hanggang ngayon. Okay? So, do not worry if you are self-review. We can compete. Sir, may mga self-review ba na nag-top notch? Sir, marami po. Okay? You can scroll my Facebook page. Naka-post po sila dyan. Tingnan nyo lang. May nakatatak yung self-review. Meron din naman nag-review center. So, pumasa din sila, nag-top sila. Pero marami din pong nagtatap na self-review. So, ibig sabihin, kaya pala. Diba? Kaya mo pala. Yun yung pinakamahalaga. Yan. So, punta na tayo sa item number 31. Kindly share the live, kindly tag your friends, kindly tell your friends. Mahirap talaga itong final coaching natin, no? Kasi napakaraming items. Okay lang din po pag review niyo na lang, rewatch kasi pwede naman pong ma-access, no? Anytime, anywhere. Basta may ano lang, may load ka lang. Ayan. Sir, mahirap ang major. Yun nga po eh. I do not know if kakayanin ko pa kasi kapag magtuturo pa ako ng major, no? Baka wala na akong time for myself. Okay? Oo. Kasi po, ang daming major eh. Walo yun. Ang kaya ko lang talaga ituro. Ang soksay, kaya ko naman po ituro. Pero siguro mauubos na po ako, no? Kasi lahat ng subject ata tinuturo ko, 'di ba? Sa review center niyo, iba't iba yung nagtuturo sa bawat subject. Pero dito, inaral ko bawat subject, Gen Ed and Prof Ed. So, kung magtuturo pa po ako ng majorship, baka hindi na ako abuti ng 5 pang taon. So, mag-invite na lang tayo ng mga magagaling na lecturer diyan, ha? Basta pakinggan niyo lang po sila, okay? Yan. Lalo na po yung mga English majors, TLE majors, yes, may top-notcher ako na coach for TLE na kukunin. And then, English, of course, meron din po tayong magaling na coach. Magaling na coaches dahil marami sila. And I hope I can schedule the good friend of mine, my professor also. Dun, nasa Madrid, Spain na kasi siya. Yun yung pinakamagaling sa English. If I can invite him, nako, sana po, no, mapagbigyan tayo. He's now in Madrid na teaching English also. And then, basta, hasain nyo lang talaga yung thinking processes nyo.
sa gen ed, tatawanan nyo lang po yung exam. Kasi napakarami na nating in-input na knowledge. Prof ed, still, tatawanan nyo pa rin yun. Major, pagdasal mo na lang po ang sarili. Well, kayanin natin. No? Magaling talaga ang mga may metacognition dyan. Yung may ano talaga, magaling sila sa critical thinking skills na application. So, wag mong masyadong panghawakan yung mga naaral mo. Basta i-let go mo lang ang lahat at leave it, no? Inside the classroom. Ibigay mo lang po kung anong kaya mong maibigay. Basta wag yung mawalan ka ng pag-asa na shade ka na lang ng shade kasi hindi mo alam. Teacher, please, kahit kumuha ka lang ng 70 sa major mo, ako na po bahala sa gen ed and prof ed mo. Okay? Pero kung kaya naman mag 80 sa major, of course, kayanin natin. May mga coach tayo dyan. Pero pag tingin mo sa question, wala ka talagang alam, bigyan mo ko ng chance na hilahin natin sa gen ed and prof ed. Pero dapat kumuha ka ng at least 70 man lang or 65 sa... Kasi, eto, listen to me. Meron ako estudyante. Ang kuha niya sa gen ed, 88. Ang kuha niya sa prof ed, 90. Ang kuha niya po sa major, 39. Paano kita tutulungan yan? Totoo yan, sir. Yes. 39. Ewan ko anong nangyayari doon. Baka ano, naubusan siya ng oras or what. So teachers, give me at least 65 sa major mo kung mahirap talaga. Pero kung kaya naman, gawan mo ng ano, paraan na magiging 90 para sigurado tayong mag-top ka. Okay, lalo sa mga math major, soksay major, yung bio, general science major, sila yung laging nagtatop eh, kayo eh, no? So, yung English, sana makapag-produce na tayo ng first ever top notcher sa English sa let natin, no? Kasi ang English talaga, ayun, ewan kung anong meron dyan, eh, ang lawak naman kasi eh. Meron na tayong MAPE na nag-top, meron na tayong TLE, meron sa Middle East, meron tayong top notcher from Middle East. Pero sa ibang, sa English, wala talaga, no? Kailan kaya? No? So, let's go. Bisan 50% lang sa major, ay grabe ka naman, ma'am. Huwag naman pong 50% lang. No, at least gawin mo naman 60 or 65, 70. 70 mo na lang. Ayan. Okay, so let's go. Item 31. Kayo talaga. Sige. Para maka 50 tayo. No? 31. With this specific objective, to reduce fractions to lowest term, this is how the teacher developed the lesson. Teacher stated a rule. Teacher wrote 2, 4, 3, 6, 4, 8. Teacher wrote 3, 9, 6, 9, 4, 12 and showed how to reduce. Step 4, teacher gave his written exercise in the class. Reduce the following fractions to lowest term yung test niya. Did the lesson begin with concrete experience, then develop into abstract? Paano ba kasi magturo ng math using concrete experience? Sabihin niyo, inutusan ba kayo ng nanay niyo na bumili ng Vitsin? Di ba? Ganun yun. Concrete experience. Hindi yung sasabihin mo, 1/4 plus 2/4 or what is the lowest term of 6/12? That is abstract. That is symbolic. Di ba? Hindi matutunan ng bata yan. Again, how to teach concrete from concrete to abstract? You first have to make use of their experience. Pinabili ka na ba ng mama mo ng pizza? Yes. Ilan ang binigay sa'yo na slice? Isa lang. How many slices? Apat. Ang liit naman ng pizza mo. Or ang laki naman ng slices? Apat kasi apat lang kami sa bahay. Ilan yung parte mo sa kabuuan? 1/4. Sulat mo, 1/4. That's now the abstract based from the concrete experience. That's how you do it. Inductive is specific to general. Okay? Dito kasi, diretso siya.
abstract agad. That's a short no. Next. I want to compare two concepts. Which technique is most appropriate? I-compare mo daw ang two concepts, si A and si B. Attribute will. Pag sinasabi natin attribute will, you can still relate it to spider web organizer. So, merong center sa ta. Melvin Boracho. Tapasero, nagiging waiter, nagiging teacher, nagiging lecturer. Yan. Yung mga attributes, di ba? Main topic sa gitna, yung mga galamay niya, yun yung characteristics niya. KWL, know what to learn. That's KWL technique. No? Venn diagram, that's comparing two concepts. Di ba? Ang Venn diagram pa, dalawa lang, pwede rin tatlo, di ba? Oh, pwede rin tatlo. What about for cause and effect? If you want to, put a relationship of cause and effect, ano ang gagamitin mo? That's fishbone. Everybody say fishbone. Di ba? Cause and effect, fishbone. Kapag naman po chronological events, timeline. Again, ano yun? Timeline, di ba? Next. Which activity should a teacher have more for his students if he wants them to develop logical mathematical thinking? A. Focus group discussion. B. Problem solving. C. Games. D. Small group discussion. Ano yung gusto mo mangyari? Gusto mo raw ma-develop nila ang logical mathematical. Ano yung bibigay mo? Sagot. Yan, letter B, letter B, letter B. B, para kay Boracho. Ayan. That's very good. Walang nakakatama. Walang nagkakamali. That's letter B. Okay? Letter B. Ang games po, that is intrinsic motivation of the children. Pero problem solving dito. Okay? Small group discussion, we have there the symposium, the lecture, the panel discussion, the buzz session, the Philip 66. So, the think, pair, and share, those are small group discussions. Okay? So, that's letter baboy. I want to use a pre-teaching strategy that will immediately engage my students in the content and will enable me to get an insight into how students think and feel about the topic. What is most appropriate? A. KWL chart. B. Storyboarding. C. Graphic organizer. D. Document analysis. Sagot. Again, pre-teaching. Aha! That will immediately engage my students in the content and will enable them to get an insight into how students think and feel about it. That's no KWL, no? KWL. Ayan. So, storyboarding, narration, or, yeah, narratives. Graphic organizers, we have the attribute wheel, the ano pa, spider web, many more. Documentary analysis. Okay, so that's letter A, KWL. Next, for a discussion of a topic from various perspectives, it is best to hold blank debate. Brainstorming, panel discussion, symposium. Small group discussion to, ah. Small group discussion. So good. Again, various perspective. Ang makakasagot dito, magaling. Number 35. Sige nga. For a discussion of a topic from various perspective, you need to have brainstorming. Marami sumagot ng brainstorming. Symposium. Maraming magkakamali dito. Okay. Debate. Clue word natin. Two opposing teams. Again, debate. Two opposing teams. So, wala dyan. Panel discussion. That's the correct answer. Brainstorming. Ganito kasi yan. Brainstorming. You are generating ideas to find solution. Again, we are generating ideas to find solution. Ang sinabi dyan, discussion. Panel discussion. Ang symposium, experts ang magsasalita. Walang diskusyon.
Bibigay lang sila ng lecture. Panel discussion yan. May nagkakamali na ba? O A ang sagot ko. Wait, two opposing teams yung A. O sampalin mo sarili mo, sabihin mo, aray, Sir Melvin. Ako na papalo. Pak, bang. So that's letter C, panel discussion. Again, I'm brainstorming. You generate ideas to solve a problem. Symposium experts. Debate two opposing teams. Buzz session, that is a kind of brainstorming na hindi ka, or sharing na hindi ka matatakot magkamali dahil hindi ka pagtatawanan. Safe siya, buzz session. Ang Philip 66, six members, magdi-discuss kayo sa 6 minutes sa topic nyo. So that's letter C. Ayan. Sir, i-upload mo ba to sa Facebook? No. Sa YouTube? Yes. Okay? So, punta lang kayo sa YouTube right after the live. Ipo-post ko ito doon. So, medyo hintay-hintay lang konti kasi pag hindi malakas yung signal ko dito, matatagalan ako sa pag-upload. Okay? So, pag mabilis ang internet, mabilis ako mag-upload. Okay? So, mawawala ito sa Facebook. Yan. At, join the final coaching. Message the page. Okay? Malinaw na. And of course, i-share mo naman ang live. Kapag bago ka sa Sir Melvin Boracho's Corner, i-share mo naman ang live para atin pong matulungan ang iba pang mga takers ngayong March 17. Okay? So, please do share the live, mga baby. Next item. Sagot dito, panel discussion. I-drill natin from the top ha, sa maalala ko lang. Later, sa 50 items tayo mag-i-stop. So, i-drill ko from the top para tingnan natin kung how much you can retrieve or how fast you can think. Okay? After establishing my learning activities or objectives, sorry, what should I do to find out what my students already know and what they do not know yet in relation to my lesson, objectives in cognitive domain? Give a pretest, study the lesson, learned competencies in the national achievement test. Grabe naman to. Analyze my students' grades last year. Ma-analyze mo yun. Grabe naman. Interview a sample of my students. Pwede ba yun? The simplest thing to do is to give a formative assessment, which is assessment for learning, which is pretest. Pretest. So that's LER A. Okay, next. What characterizes genuine change? What characterizes genuine change? Change in belong. Appearance, form, substance, physical attribute. That's, again, what characterizes genuine change? That's, obvious, di ba? Eto, add one out. Tanggalin ang hindi kasali. Appearance, form, di ba parehas lang sila? Physical attribute, di ba parehas lang sila? Puro sila nakikita. Substance is inside us, di ba? So sabi nila, mas lalo daw gumagwapo or mas gumagwapo daw yung tao na matalino, di ba? Gumagwapo daw ang tao na matalino. Sabi nila, ang babae daw ngayon, mas nai-inlove na sa mga matatalino. Joke lang yun. Ikaw naman, marupo ka. Eh. Pag may dumaan, stimulus bounded ka agad. Dumaan yung kuya ng estudyante mo. Ang gwapo-gwapo. Gwapo lang ito. Ayan. Joke lang yun, no? Ayaw nyo ng substance. Ayaw nyo ng substance. Lain naman sana. Like, ayaw nyo ng... Of course, hindi nyo naman natetest kung matalino agad yung lalaki o hindi. Kaya siguro hindi nyo ma-appreciate. Oo. Gusto nyo agad kasi maganda ang mukha, no? Na lahat humahanga. So ang problema doon hindi lang ikaw ang nagmamay-ari, no. Public ano 'yun, public domain. Pag-aari ng publiko. Ayan. So we have their substance. Dapat substance over forma. Ang problema ngayon, forma over substance ang karamihan. Walang substance, puro forma. 'Yun. In which strategy can students acquire information from various perspectives and lead to reflective thinking and group consensus? A, debate, small discussion, panel discussion, or symposium. Ito na. Number 38. Umbrella method. Anong gagamitin nating strategy for 38? Umbrella method. Si debate, si panel discussion, at si symposium, sila po ay under sa
Small group discussion. Palakpakan mo sarili mo. Yun. Dahil nasabi ko. Diba? The end of my lesson on the role of the teachers, I asked the class, in what way is the teacher an enzyme? Which this question engaged in the class in blank, allegorical thinking, concrete thinking, metaphorical thinking, symbolical thinking. That's... Sige nga, o tingnan natin. Oh, this only entails comprehension. Number 39 only entails comprehension. Sige nga. Teacher and enzyme. So that is metaphorical. Bakit? Si teacher tinumpare sa enzyme. Diba? Metaphorical. Pag allegoric, that's symbolic. Again, allegorical, symbolic. Kayo talaga eh. Sumagot yan na symbolic. Eh, yung allegorical, symbolic naman yun. I-relate nyo kasi, teachers. Kung may gusto ako matutunan mo sa item na to, i-relate mo kasi yung isang item sa iba pang item. Pag mapareha sila, huwag mo siyang isagot. Ibig sabihin, parehas lang sila. Diba? Metaphorical yan. Next. Which must be primarily considered in the choice of instructional aid. Ito na sinabi ko. Pag instructional aid, assure, and ADDIE model. Pero meron ba dyan? A. Must stimulate and maintain students' interest. B. Must be updated and relevant to the Filipino setting. C. Must be suited to the lesson objectives. D. Must be new and skillfully made. Sige nga. Must stimulate and maintain student interest. Hindi siya needs, di ba? Hindi siya diagnosis of needs. So dahil, eto na yung sinasabi nyo. Sabi nyo, sir, di ba, assure and ADDIE model, analyze the learner's needs. Tingnan nyo dyan, meron bang analysis of learner's needs? Wala. So, anong sumusunod? Design the objectives. So, objectives ang susunod. Dahil walang analysis of the learner's needs. Kasi technology kasi yung hinahanap natin doon sa Assure and ADDIE, no? Integrating technology doon sa ating pagtuturo, so you have to analyze the learner's needs before you can make use of them. Pero dahil wala naman po dyan si analysis of learner's needs, you have to select lesson objectives. Letter C. Next. 41. For lesson clarity and effectivity, which should a teacher observe? According to Bruner's theory. Ano yung theory ni Bruner? The three-tiered learning, di ba? So, we have there, begin teaching at the concrete level but go beyond by reaching the abstract. Use purely verbal symbols in teaching. Start at the concrete level and end there. End teaching with verbal symbols. Sige nga. Na-master nyo ba si Bruner? Of course, the EIS, inactive, iconic, and symbolic. So, what does that say? What does the ano sabi dyan? That's EIS, di ba? Again, everybody say EIS. Inactive, pak, nakikita, pak. Di ba? Iconic picture na lang. Eto, picture. Ayan, by the way. Thank you so much, Carl Vincent. Ayan. Tingnan nyo. Naku naman. Ayan. Tingnan nyo si Sir Melvin, drawing. Ang ganda ng drawing. Ayan, oh. Alam niyo yun? 3D yan. Oh, 2D pala. Oh. Ba? Alam niyo yan? Oh. Ang galing talaga ng mga LPTs natin. At sa mga nagpapadala ng souvenirs mula sa kanilang mga lugar, thank you so much po. Ah. Para na rin ako nakapunta ng lugar nyo pag nagpapadala kayo ng ganun. So, hindi na ako pupunta dyan. Joke. Pero like, yeah, napakarami talaga from Cavite, from Negros, from Samar, from Iloilo, napakarami talaga from Iloilo, and from Mindanao, Sultan Kudarat, from Surigao, Zamboanga, from Maguindanao, from Pagadian, from Negros, napakarami talaga from Negros, from Iloilo. So, yes, thank you so much po no sa mga nagbibigay pasasalamat. At saka kay Sir Julie Testa, Major Julie Testa of the Philippine Army. Kumasa din siya, 43 years old na si Sir. Ngayon lang siya pinalad no nung nag-subscribe siya sa atin. So, congratulations Major
Julie Testa of the Philippine Army. Mabuhay ka dyan sa Misamis, Occidental ata. If I'm not mistaken, ha? Okay. Ayan. Oh, yes, taga Masbate, pinapadalhan ako ng isang bucket of fish. Ang dami. So, thank you so much po. Ayan. So, ang sagot dito? A. Very good. E-I-S. E-I-S. Inactive. Inactive. Concrete level. Okay. Iconic and symbolic. Abstract. Okay. So, that's letter A. Letter A. Is it advisable to use realia all the time? No. Okay. For the sake of variety, di ba? Sinasabi natin sa lesson plan natin. Through varied activities. So, ibig sabihin, hindi lang nakafocus sa realia. Okay? You also have to develop the abstract thinking. So, that's letter A. Next. Anong problema sa realia? Hindi siya available minsan. O minsan naman, napakalalaki niya. Okay? Next. 43. They want by students to look at the issues on call for President Arroyo to step down from several perspectives. Which activity is most fitting? Cross-examination, panel discussion, symposium, debate. Sige nga. Again, I want my students to look into the issues to discuss. Na? So this is still panel discussion. Okay? Pag symposium, experts nagsasalita. Pag debate, two opposing teams. Wala namang opposing teams dyan. Okay? Cross-examination, question and answer lang yan. Okay? Question and answer lang yan. So we have there panel discussion. Panel discussion. By the way, sa mga taga-Bantayan, we will be there. Magpo-post lang kami. And I hope kung ano, gusto nyong magbigay ko ng free lecture. Wait. Ay, after na pala ng board exam ang plano namin. Sayang naman. But I hope I can go there before the board exam. Kaya pa ba? 27 days. Ah, hindi ko na lang sasabihin. Kung makakamata ako, edi, wow. Pero hindi nyo naman po ako kailangan dyan. Sa mga ano lang, followers natin na baka gusto nila ma-meet tayo, maturuan natin sila face to face. Sana makapunta ako. So we have their panel discussion. I intended to inculcate in my students the value of order and cleanliness. I begin my lesson by asking them to share their experiences about the dirtiest and cleanest place they have seen and how they felt about them. From there, I lead them to the consequences of dirty and clean home or surroundings. In my lesson development, how do I proceed? Transductively, inductively, deductively, concretely. Pag sinasabi natin transductively, from the books to real life. Okay? Pag sinasabi natin inductively, from specific to general. Pag deductively, from general to specific. Concretely, wala. Yan. So, anong binigay dyan? By asking them to share their experiences about the dirtiest and cleanest place. So, nagbigay sila ng specific thing and that they have seen and how they felt about them. From there, I lead them to the consequences of dirty and clean home of surroundings. So, from specific to general ba to? Wait. In my lesson development, how do I proceed? Okay. So, you are giving them specific things. So, that's inductive. Okay? Inductive. Letter B. Next item. Pag general, deductive. Abstraction, generalization. Analytical thinking, details, concrete ideas. Teacher Neri wants to develop the ability of sound judgment in his students. Which of the following questions should he ask? What is the essayist saying about judging other people? B. With the elements of good paragraph in mind, which one is best written? C. Why is there so much poverty in a country where there is plenty of natural resources? D. Of the characteristics of story, with whom do you find yourself? Again, anong hinahanap dito? Si Teacher Nerida wants to develop the ability of sound judgment in his
students. So, ano daw ang question ang itatanong niya? What is the ICS saying about judging other people? Again, sound judgment. Oh, so hindi A. Let's go to letter D. Of the characters, sino ang gusto mo? Hindi rin. Why is there so much poverty in a country where there is judgment? So that's with the elements of good paragraph in mind, which one is best written? Ayan. So you are giving judgment. Letter B. Good letter C yung sagot nyo. Why is there so much teacher giving judgment? Meaning, you say this is good or not. Okay? This letter B. Be not sure. You are sure. Okay? Be sure. Yeah, grabe naman yung mga 45 over 45. Sana all. Not up nature na yun. Letter B. Next. The teacher is the first audiovisual. That's why hindi ka pwedeng palitan. What does this imply? You take care that you follow the fashion or else students won't listen. Dapat maganda at presentable ka. Your physical appearance and voice should be such that the students are helped to learn. C. Make good use of the radio and TV in the classroom. D. Include singing in your teaching method. That's dapat yung appearance mo at ang tono ng boses mo ay aiding siya sa estudyanteng matuto. Okay? That's why you have to modulate your voice. You have to use the reinforcement models. Okay? And you have to implement varied activities. And also, you project yourself well. Okay? Kasi yung presence mo ang pinakamahalaga sa facilitating learning. Alam mo yun, di ba? Next item. Use the gomamela flower, a complete flower, to teach the parts of a flower. Which method? Really, ito. Demonstration, type study method, drill method, laboratory method. Ano to? This is type study method. Okay? This is a type. Ano tong demonstration method? I do, you watch. Okay? So, gagawin mo daw yung proseso, manood lang kayo. Pag sinasabi natin, hindi naman siya laboratory method. Bakit letter A yung sagot nyo? Demonstration method? Hindi po eh. Ang demonstration kasi talks about process. Ginawa mo yung proseso, hindi naman po siya nabibigay ng proseso dyan. Sinabi niya lang yung parts of the flower. Type study method, okay? That's type study method. That's letter B. It's not also drill method. And mas hindi siya laboratory method. So that's letter B. Okay, tingnan natin. Check. Letter B. Next. A teacher would use a standardized test, blank, to serve as unit test, to serve as final examination, to engage in easy scoring, to compare her students to national norms. Standardized, tandaan niyo po. Nagkakaroon tayo ng standardized para sa national norms. Okay? Ang standardized tests are planned. Therefore, you need TOS. Okay? So, that's letter D, Daddy Melvin. That's letter D. 49. Second to the last item before the drill from the top. Other than finding out how well the course competencies were met, teacher Kathy also wants to know her students' performance when compared to the students in the country. What is teacher Kathy interested to do? Formative? Authentic, norm referencing, criterion referencing. Again, ano yung lagi kong sinasabi kapag sinasabi nating criterion or norm? Sino yung may others? Norm. Sino naman po yung may criteria? Criterion. Standard, criterion. Pag may ibang tao nakasali, norm. Ano ang tinatanong? Kinumpare mo daw yung performance ng estudyante mo dun sa mga estudyante ng ibang lugar sa bansa. Therefore, may others. Pag norm referencing, may others. Pag criterion referencing, di bali nang walang others basta may criteria. Pag sinasabi ko ang criteria, 75 over 100. Nakakuha ka ng 75, edi pasado ka. Diba?
Pag sinasabi ko namang norm, dalawa kayo, nag-take ng exam, nakakuha ka ng 69, siya 68, mas magaling ka ba? Yes. Ang tanong, pumasa ka ba? Hindi. Mas magaling ka, pero hindi ka pumasa. Pero sa criterion, pag nakuha mo yung criteria, pasado ka. Huwag mo nang isipin yung iba. Okay? Basta pumasa ka, 75. Pero again, ha, hindi 75 yung goal natin dito. Ha. I want to help my students retain new information. Which one will I use? Questions, mnemonics, games, simulations. I want to help my students retain new information. That's what Sir Melvin is fond of. Okay? Mnemonics. Ayan. Again, dyan ako sumikat sa mnemonics na yan. Ang dami nating mga pinanimonics dyan. Okay? So, join the final coaching, ha? Message this page. Share nyo naman po ang live. Mention nyo po yung friends nyo. Drill from the top na tayo kasi ayoko nang matatagalan pa tayo. Naka 2 hours na kasi tayo. Okay? Again, ano yung DepEd law? 9155. Saan binigay yung DepEd? Sports? Sa PSC. Again, so mag-drill na tayo from the top. Again, saan binigay yung sports? Sa PSC. Saan binigay yung NCCA? Saan binigay yung culture? Sa NCCA. Pag sinasabi natin parenting styles, ilan yon? 4. Walang pakialam? Neglectful. Sino yung pinakamaganda? Authoritative. Sino yung stricto? Authoritarian. Sino naman po yung puro love lang? Puro love lang. That's permissive. Okay? What are the 4 stages of Jean Piaget? Sensory, pre-operational, concrete operational, and last one, formal operational. Pag sinasabi kong 12 and up, formal operational. Pag sinasabi kong mga object permanence, sensory. Pag sinasabi ko namang animism, pre-operational. Pag sinasabi ko namang conservation, concrete operational. Pag sinasabi ko ng abstract reasoning, formal operational. Pag sinasabi ko namang good boy or good girl, that's conventional. Under siya sa moral development theory. Okay? Moral reasoning ni Kuhlberg. Okay? Pag sinasabi nating taxi driver nakakita ng wallet, isinauli. That's common good. That's universal ethical principle. That is post-conventional. Okay? Post-conventional. Pag sinasabi ko namang psychoanalysis, that's Freud. Pag sinasabi ko namang three-tiered learning, Brunner. Sinong nag-coin sa scaffolding? Brunner. Pero sinong gumamit? Vygotsky. Okay? Ano ang ginamit ni Skinner sa experiment? Pigeons and rats. Ano ang ginamit ni sinong gumamit ng Bobudal? Bandura. Sino ang gumamit ng Little Albert? Watson. Sino naman gumamit ng aso? Pavlov. Okay? Si Pavlov. Ano naman po ang tinatanong doon sa 9155 na heart of the formal educational system? That's the school. Okay? Sino naman po ang center ng curriculum? That's the student. Sino naman po ang nagpapatupad ng curriculum? Teacher. Saan nangyayari yan? Sa loob ng classroom. Okay? Pag sinasabi natin assimilation, ano yon? New learning. Say for example, sinabi mo na lahat ng mga aso, lahat ng mga animals, aso. Okay? Pag nag-adjust ka, accommodation. Ano yung storage mo? Structure? Schema. Okay? Pero kapag masyado kang center sa sarili mo, egocentrism. Okay? Egocentrism. May picture, wala ka doon. Sinabi mo, bakit wala ako? Umiyak ako. Egocentrism. Okay? Egocentrism. Pag sinasabi natin, school head natin, ano nga yung role niya? Administrative manager and yung isa, instructional leader. Okay? Pag sinasabi naman natin Bloom's taxonomy, pag-usapan natin Bloom's taxonomy, anong nauna? Knowledge. Pangalawa, comprehension. Pangatlo, application. Pangapat, analysis. Panglima, synthesis. Panganim, evaluation. Dahil Bloom's lang. Pag sinasabi natin foundation of our learning, knowledge. Pag sinasabi natin concrete ideas, certain specific analysis. Breaking down of ideas, analysis. Applying, application. Understanding, comprehension. Judging, evaluation, building up, synthesizing, okay? Ano yung key essay? Knowledge, skills, and attitude. Cognitive, affective, and psychomotor. Pag sinasabi natin constructivist, ano yung maalala nyo nga dyan? Review, the importance of review. Pag sinasabi naman natin Dale's cone of experience, ano maalala nyo? Yung pinakamataas sa kanya ay direct purposeful experiences. Pinakamataas kay Max Scheler, values of the holy. Pinakamataas kay Abraham Maslow, ego actualization. Again, ego
Actualization. Ano naman ang pinakamataas kay Brunner? Symbolic. Ano naman pinakamataas sa modeling ni Bandura? That's motivation. Okay? Motivation. Ano naman pinakamataas kay Thorndyke? Effect. Okay? Of course, hindi naman po yun hierarchy, pero kapag Gangne, hierarchy. So, ano yung nine events of Gangne? Oh, JRP Pepa A. Robert Gangne, di ba? Gaining the attention. Sumunod, objectives. So on and so forth. JRP Pepa A. Robert Gangne. Pag sinasabi naman natin operant conditioning, BF Skinner, anong mahalaga sa kanya? Rewards and punishment. Ano yung offshoot niya? Computer-assisted instruction. Pag nagbibigay ka ng reward dahil nagawa, that's positive reinforcement. May kinuha kang something dahil na-distract siya pero nagawa niya man yung task, that's negative reinforcement. Okay? Pag positive punishment, dahil hindi niya nagawa yung task, positive punishment, magbigay ka ng assignment. Add something unpleasant. Pag remove something pleasant sa bata, that's negative punishment. Okay? Pag sinasabi naman po nating Pavlovian conditioning, we have there the discrimination and generalization. Pag sinasabi nating takot ka sa lahat ng aso kahit ang kumagat sa iyo puti, that's generalization. Pero kapag election day, you choose the correct leader, that's discrimination. Napag-iiba-iba mo na sila. Okay? Napag-iiba-iba mo na sila. What are the perfect steps on how to model? Ano nga yun? Perfect steps on how to model? You start with attention, retention, motor reproduction, and motivation, di ba? Attention, nakita mo yung boyfriend mo, nag-aaral ng yoga, tumuwad. Na-catch yung attention mo, di ba? Tapos, naalala mo, kahit hindi na siya nagtuwad, naalala mo pa rin nung Valentine's na, tumuwad pa rin siya. Kahit na kaya na-motivate kang tumuwad dahil nag-aaral nga kayo ng yoga. Pinalakpakan ka ng boyfriend mo, ang galing mo na, baby. Ayan. So, ang tawag doon, motivation. At dahil pinalakpakan ka, ayan, araw-araw mo nang ginagawa. Yun. Pag sinasabi naman natin neo-behaviorism, huwag kang tumawa, sumagot ka. Pag sinasabi natin neo-behaviorism, ano yun? That's purposive behaviorism by Tolman. Ano mahalaga doon? Dapat yung objective mo, ma-evaluate mo kung na-meet ba natin. Okay, again, yung objective, dapat nating mamit. Again, sa moral development theory, ano nga yung pinakamataas doon? Lagi natin tatandaan yung universal ethical principle. Ayos pa ba tayo dyan? Kaya pa ba? Kaya pa ba bang itap ang board exam? Ayan. Ano yung animalistic attitude mo? Id. Very good. Ano naman yung konsensya mo? Ego. Ego? Super ego. Sino yung decision maker? Si? Sino yun? Si ego. Again, sino yung decision maker? Si ego. Pag sinasabi naman natin having hurts developmental task, pag-usapan natin yun. Pag sinasabi natin naka-establish ka na ng career mo, satisfactory na yung performance mo, ano yun? That is middle age. Okay? Pag learn to talk, learn to walk, learn to form relationship with others, that's infancy and early childhood. Pag sinasabi naman natin social role, adolescence. Pag sinasabi naman natin civil and social duties mo, late maturity or maturity. Okay? Maturity. You choose your life partner, lumalandi ka na. That's early adulthood, okay? You start your career, early adulthood pa rin yan. Pero pag sinasabi nating independent ka, school-related yung activities mo, tapos may konsensya ka na, 6 to 12 years old. Those are having hurts what? Having hurts developmental tasks. Pag sinasabi nating small group discussions, ano yung two opposing teams? Debate. Okay, ano naman yung expert? Symposium. Ano naman yung you discuss sa topic? Panel discussion. Ano naman yung may isang subject sa gitna tapos marami kang kinonek? Attribute will. Okay? Attribute will. Anong problema sa realia? Hindi siya readily available minsan, tsaka it consumes space, tapos malalaki minsan, so you need models, di ba? So again, realia, hindi kailangang always gamitin kasi meron naman tayong variety of teaching strategies or method. Okay? So, tandaan nyo na lamang po, pag sinasabi natin teaching, dapat varied. Okay? Teaching dapat varied. By the way, nakalimutan natin, when you compare two things, you use Venn diagram. Okay? You use Venn diagram. Pero kapag gusto mong malaman ang engagement ng mga estudyante doon sa content na tinuturo mo para magbigay sila ng insight,
kung ano yung nararamdaman nila at ano yung ideya nila doon, KWL chart naman yun. Okay? Again, KWL chart ang pinag-uusapan natin doon. Ayan. Pwede ka ba magbigay ng pretest? Yes. Ano yung mga formative assessments? I mean, assessment for learning natin? We have the PAD prefo, placement, sectioning, aptitude, specific skill, diagnostic, entry of knowledge, either strength or weaknesses. Okay? Pretest, bibigay ka ng pretest para makita mo yung improvement. And then, quiz, that's formative assessment. Okay? Again, pag gusto mo ng genuine change, ano yung gusto mong makita? Substance. Tandaan nyo po ha, substance over forma dapat tayo. Again, substance over forma dapat tayo. Pag sinasabi natin metaphorical thinking, you are comparing the teacher to something. Diba? Yun yung nakita natin kanina. Again, you are comparing the teacher to something. Okay? Pag sinasabi naman natin instructional materials, ano yung dapat nauna? Analysis of students' needs. Pero kapag wala yun, punta agad sa objectives. Okay? What are the parts of the objectives? Nasabi ko na kanina, that's audience, behavioral, condition, and degree of acceptable 70%. Degree of acceptable performance. Pag sinasabi cognitive, affective, psychomotor, behavioral, audience, that's grade 3, grade 1, grade 2, someone. Okay? Pag sinasabi naman natin condition, through varied activities. Through varied activities. Okay pa ba tayo dyan? Yes. Pag sinasabi natin specific to general, inductive. Pag sinasabi natin general lang, abstraction. Pag sinasabi natin specific ideas, that's analysis. Okay? Pag sinasabi natin general to specific, that's deductive. Pag sinasabi natin skills learned in a book to real life, transductive. Di ba? Transductive. Natuto ba? Papasa na ba? Say yes. Papasa ba? Yes. Magtatap ba? Yes. Eto na ba talaga yung huli? O baka ilimit na yung mga board exam nyo ha? So huwag mo nang balikan si Sir Melvin kasi alam kong papasa ka. Okay? At kung papasa ka at natulungan naman kita, do not hesitate to say thank you. We always encourage our students to always say thank you. Recognize the efforts given to you. So do not allow someone to dictate you na huwag ka magpasalamat dyan. Dito ka sa amin magpasalamat. Okay? You develop the sense of what? Moral reasoning na kung ano yung dapat, ano yung common good. Yun yung gawin mo. Okay? Pero it does not ano, require you to do certain things na ayaw naman ng puso mo. Okay? Do what your conscience will tell you. This is a democratic country. You are in control of yourself. You are the main reason why you will pass this board examination. We are just supplementals. Kami ay tumutulong lamang at ang iyong mga magulang ay inspirasyon mo din po lamang. Jowa mo, yung baby mo, yung tatay at nanay mo. Pero ang pinaka-rason kung sino ang babasa ay ang tao sa harap ng salamin. Siya ang dahilan kung bakit ikaw ay mag-top. Siya ang dahilan kung bakit ikaw ay babagsak dahil nagtatamad-tamad. Sana hindi. Okay, look at me. Sana hindi ka nagtatamad-tamad. Sana ipinaglaban mo ang pangarap mo. Sana ito na ang huling board exam mo. And I hope lahat ng sana ko, tutuhanin mo. Say your name with an LPT sa huli. Dali! Say your name with an LPT sa huli. Go! Melvin Osabel Borracho LPT. Very good. Masarap na pakinggan. Alam kong mas masarap pagka nagkatotoo yan. Okay? So, let's do this. Bigay natin lahat. Itodo natin lahat. This is free of charge. You can view this. Just don't skip the ads. That's where I'm living. Okay? This, let's say, noon kasi may mga nag-sponsor ng load. Pero ito ngayon, I'm earning from ads. So, thank you so much for those people na hindi nag-i-skip ng ads. That dyan sa maliit na bagay na yan, nakakatulong kayo. And that will help us continue the operation hanggang sa kaya na natin maipapasa lahat ng mga magtitake ng board exam. Huwag kang mag-alala. Hindi lang DepEd ang pupuntahan mo. Your license is a ticket to the world. Tandaan niyo po yan.
maraming mga tao, maraming mga bansa ang nangangailangan ng Filipino teachers because of how dedicated we are pagdating sa trabaho. Huwag kang magalit na maraming pumasa. Maging masaya ka, okay? Maging masaya ka. So, teacher, Sir Melvin here, I hope na marami kayong natutunan sa akin and I hope nakatulong ako sa inyo kahit sa napakakonting bagay sa pag-intindi sa mga konseptong mahihirap for you. And I hope, eto na ang huli nating, huling review season. Okay ba? Yan, sir. Thank you for making me cry. Ay, sorry po ah. Yung mga na-touch kong buhay, thank you so much for making me your inspiration. Maraming salamat. I'm forever proud. I'm honored na magiging parte ako sa success na makukuha mo. Buong buhay ko pong pagiging proud niya. Ang bawat kaluluwa, ang bawat persona na akin pong natulungan, will forever be thankful. Yeah. Bye-bye. And thank you so much. Join the final coaching, message this page. Let's go! Ipasa natin ang board exam. See you next live! Bye-bye! Kaya pa ba?